mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang hapon, probinsya na Aklan, sa mga Kalibog Cable subscribers at mga Aklanon sa buong mundo. Ito ang Kalibog Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw, 19 ng Enero. Mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad ng mga kapulisan sa Ibahay para sa selebrasyon ng kapistahan ni Senior Santo Niño de Ibahay. Ito ay dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga tao sa lugar. Naka-alerto ang mga miyembro ng Ibahay Municipal Police Station para sa selebrasyon ng Ibahay Ati-Ati Festival 2023. Mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad ng mga kapulisan ng Ibahay para sa selebrasyon ng kapistahan ni Senior Santo Niño de Ibahay. Ito ay dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga tao sa lugar. Mahigpit namang pinagbabawal ang pagdala ng kahit anumang klase ng deadly weapon o matutulis na bagay, pagdala ng backpack, bottle drinks, at pinagbabawal din ang paninigarilyo. Kaugnay nito, magpapatupad din ng rerouting plan ang mga kapulisan para sa mga nakalatag na aktividad sa araw ng pagdiriwang. Katuwang ng mga kapulisan ng Ibahay, ang Advocacy Support Group at iba pang ahensya para sa pagsasagawa ng security preparations. RJ Briones, Kalibog Cable News. Tinalakay ang tamang pag-preserve ng mga pinya cloth at iba pang artifacts. Ito ay upang maiwasan ang pagkasira ng mga kagamitan na parte ng tradisyon ng mga Aklanon. May detalye sa balita si Julene Rosales. Tinalakay sa isinagawang textile preservation and conservation activity ang tamang pagpreserba sa mga pinya cloth na gawa ng mga Aklanon nitong 18 ng Enero na ginanap sa Museo Itakyan. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng instructor na mula sa Romania na nagbahagi ng kanyang mga kaalaman patungkol sa tamang pag-preserve ng mga pinya cloth at iba pang mga artifacts upang maiwasan ang pagkasira ng mga kagamitan na parte ng tradisyon ng mga Aklanon. Nagkaroon din ng demonstration kung paano nga ba ang tamang pagrolyo ng mga telang gawa sa pinya o abaka para mapanatili ang maganda nitong kalidad at maiwasan ang pagkalukot. Samantala, nag-donate din ang isa sa mga dumalo sa nasabing aktibidad ng isang cross-stitch art na ide-display sa Museo Itakyan at isang manika na may suot na full pinya cloth na kung saan sumisimbolo sa kultura ng mga Aklanon na ilalagay din sa nasabing lugar upang mas makita pa ng susunod na henerasyon ang yaman ng probinsya ng Aklan. Kilala ang probinsya ng Aklan sa pamamaraan ng paghabi at pagtitinta ng pinya na kung saan ito ay pinakamalaki at pinakamatandang manufacturer o weaver ng pinya cloth sa Pilipinas na isa din sa nag-e-export ng pinya cloths sa North America, Europe at iba pang bansa. Jelena Rosales, Kalibog Cable News. Inilabas na ang resulta ng mga nanalo sa isinagawang face and body art competition ng Arte sa Kalye. May detalye sa balita si Nika Bautista. Inilabas na ang mga listahan ng mga nanalo sa isinagawang face and body art competition na ginanap sa Bagay Pinamana nitong January 15, 2023. Ang nasabing kompetisyon ay ginanap noong January 10 bilang isa sa bahagi ng serye ng mga aktibidad ng Arte sa Kalye sa El Porvenir. Sa kategorya ng face art competition, wagi bilang first place si Aljun Melanyo, second place naman si Jaylo Quitong at third place naman si Jonathan Sapico. Samantala, sa body art competition ay nanalong first place si Angelo Leocario, habang second place naman si Jomer Gumban at third place naman si Ishi Garmino. Layunin ng nasabing patimpalak na ipakita ang pagiging malikhain at talento ng mga Aklanon artist. Nika Bautista, Kalibog Cable News. Aklan sa Uriang Panlalawigan, nagsagawa ng Joint Committee Hearing upang talakayin ang ilang mga usapin.
Nagsigawan ng Joint Committee hearing ang mga miyembro ng Aklan Sigurang Palalawigan nitong 18 ng Enero. Ito ay binubuo ng Committee on Environment, Committee on Laws, Rules and Ordinances, at Committee on Disaster Preparedness and Peace and Order. Ang Committee on Laws, Rules and Ordinances ay pinamumunuan ni Honorable Apolinar Cleope kasama si Honorable Nemesio Neron at Honorable J. Tejada bilang mga miyembro ng naturang committee. Habang ang Committee on Disaster Preparedness and Peace and Order ay pinamumunuan ni Honorable Nemesio Neron kasama ang kanyang mga miyembro na si Honorable Laridel Solidum at Honorable Jupiter Gallinero. Samantala, ang Committee on Environment naman ay pinamumunuan ni Honorable Teddy Tupas kasama si Honorable Nemesio Neron at Honorable J. Tejada. Tinalakay sa naturang committee hearing ang tungkol sa pagkonsidera at pag-review ng privilege speech na SP member Honorable Nemesio Neron sa pagkuha ng buhangin at graba malapit sa pampang ng ilog ng Aklan Riverbed kung saan contributor ito sa pag-formulate ng sandbar sa gitna ng river waterways na nagiging dahilan sa pagbaha. R.J. Briones, Calibo Cable News. Tumulong sa paghahanda ng mga essential goods ang mga miyembro ng ALS Entera Club ng Metro Calibo para sa paparating na outreach program ng Red Cross Aklan. May detalye sa balita si Jelen Rosales. Tumulong sa pagbabalot ng mga essential goods ang mga miyembro ng ALS Entera Club ng Metro Calibo na kung saan umabot sa 500 mga food packs ang hinanda. Ang nasabing aktibidad ay bilang bahagi ng preparasyon sa paparating na outreach ng Philippine Red Cross Aklan Chapter. Ilan lamang sa mga pagkain na ipapamahagi ay mga bigas, kape, instant noodles, dilata at marami pang iba. Samantala, ang Philippine Red Cross Aklan Chapter ay isa sa mga organisasyon na aktibo na tumulong sa Calibo Ati-Atihan Festival upang siguraduhin na nasa magandang kalagayan ang mga dadalo, partikular na dito ang mga nawalan ng malay, nasugatan at marami pang iba. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Nitong 17 ng Enero, nagsigawa ng Community Outreach Program ang mga miyembro ng Manaplan Municipal Police Station sa Yapak Elementary School sa Isla ng Boracay. May detalye sa balita si Nika Bautista. Nagsagawa ng Community Outreach Program ang mga tauhan ng Manapla Municipal Police Station mula sa Negros Occidental sa Yapak Elementary School sa Isla ng Boracay nitong January 17, 2023. Katuwang ng Manapla MPS ang Boracay Shan kung saan mahigit 50 mga bata ang napamahagian ng food packs mula sa Boracay Shan Restaurant. Layunin ng nabanggit na aktibidad na mapanatili ang magandang ugnayan sa pagitan ng kapulisan at mga mamamayan. Lubos naman ang kasiyahan at pasasalamat ng mga benepisyaryo sa kanilang natanggap mula sa kapulisan at sa nasabing stakeholders sa naturang lugar. Nika Bautista, Calibo Cable News. Nagsigawa ng coordination meeting ang Malay Municipal Tourism Office kasama ang Tourism Frontliners, Associations, Cooperatives at ang Local Travel Agencies. Nagsigawa ng coordination meeting ang Malay Municipal Tourism Office nitong 17 ng Enero na ginanap sa Yuhorel, Boracay. Kasama ng Malay Municipal Tourism Office ang Tourism Frontliners, Associations, Cooperatives at ang Local Travel Agencies. Ang nasabing pagpupulong ay nakatuon sa pagkuha ng business permits para sa lahat ng tour coordinators ng bawat travel at tour agency. Ganon din ang para sa lahat ng miyembro ng tourism associations and cooperatives sa Isla ng Boracay. Tinalakay din sa naturang coordination meeting ang tungkol sa concern ng mga kinatawan mula sa iba't ibang asosasyon at kooperatiba maging ang paraan upang mabigyan ng solusyon ang mga kinakaharap na suliranin o problema ng bawat agency. R.H. Briones, Calibo Cable News.
Ito na ang bago nyong makakasama sa galaan. Kalibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Kalibo Cable Television Network. See the difference. Bilang paghahanda para sa selebrasyon ng Dinagyang Festival 2023, nagsigawa ng Sen of Ceremony ang Police Regional Office 6. Nagsigawa ng Send of Ceremony ang Police Regional Office 6 nitong 17 ng Enero na ginanap sa Iloilo Freedom Grandstand, Iloilo City. Ito ay bilang paghahanda para sa selebrasyon ng Dinagyang Festival 2023. Ang Dinagyang Festival 2023 sa Iloilo City ay isa sa mga pinakahinihintay na selebrasyon ng mga Ilonggos dahil muli itong masasaksihan ng publiko matapos ang mahigit 2 taon na natigil dahil sa COVID-19 pandemic. Kaya naman nakahanda ang mga kapulisan upang masigurong magiging mapayapa at ligtas ang pagdiriwang ng Dinagyang Festival 2023. Samantala, dumalo sa naturang Sen of Ceremony si Police Brigadier General Leo Francisco. RJ Briones, Kalibo Cable News. Patuloy ang pagsasagawa ng distribution ng educational assistance ng PYDO sa mga mag-aaral sa probinsya ng Antique. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Patuloy ang pamamahagi ng Provincial Government ng Antique sa pamamagitan ng Provincial Youth Development Office ng tulong pinansyal para sa mga estudyante sa nasabing bayan. Bukod pa sa educational assistance, ay maglulunsad din umano ang naturang ahensya ng iba pang programa para sa kabataang Antikenyo. Isa na dito ang programang Youth Summit, Peace Education, Environment Projects at Safe Spaces. Sa ngayon ay target ng Antique PYDO na sa katapusan ng buwan ng Pebrero ay makapamahagi sila ng educational assistance o scholarship sa 19,559 na mga benepisyaryo. Sa buwan naman ng Marso, plano rin nilang magsagawa ng iba't ibang symposium at blood donation drive sa buong probinsya. Nika Bautista, Kalibo Cable News. 1 million na cash aid para sa mga Pinoy na may edad 101, isinusulong ni 1st District Davao City Representative Paulo Duterte. May detalye sa balita, si Jelen Rosales. Isinusulong ni 1st District Davao City Representative Paulo Duterte at mga kasama nitong mambabatas ang 1 million na cash aid para sa mga Pinoy na may edad 101 sa bansa. Inihain ni 1st District Davao City Representative Duterte ang House Bill 499 kasama si Binguet Representative Eric Go Yap, ACT-CIS Representative Edvic Yap at Jeffrey Soriano at 2nd District Quezon City Representative Ralph Tulfo na sinusulong ang Centenarian Act 10868 na nagkakaloob ng 1 million sa mga Pinoy na umabot sa edad na 100. Maliban dito, sakali mang maisabatas ang nasabing House Bill, ay mabibigyan din ang mga Pinoy na umabot sa gulang na 80, 85, 90 at 95 years old na nagkakahalaga ng 25,000. Sa ngayon, 100,000 ang natatanggap ng mga Pilipino na umaabot sa edad na 100. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang ulat panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Jeff Patrick Makiling mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pagasa, Visayas. Mayong adlaw sa tanan, naman itong latest weather update sa subong ng adlaw Thursday, January 19, 2023. May ara itaduwa ka weather system. Ang unang weather system isang shear line na ga-apekto sa eastern section of Southern Luzon, kag Visayas. Ang katawan naman ng weather system is ang northeast monsoon, mag-aapekto naman sa the rest of Luzon.
kadiri naman sa Western Visayas, magulo-galoob-tub-tub-magulo-oob mo ng kalangitan, nga magdaras ang isolating ang pagulan, pangilat, kagpa nag-uob-tug ang inis ang shiray, hag-localized thunderstorms. Kadasigos ang hangin diri sa Western Visayas, kasarangan, sa direksyon ng amihan na sidlangan, nga magdaras ang kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na aton, 25 degrees to 30 degrees Celsius. Ang adlaw magtunod 5:48 p.m. karon sa hapon kag magtumutlak ni siya 6:13 a.m. buwas sa aga. Hagamon niya itong latest weather update. Para sa mga dugang nga mga impormasyon, bisitahan lang aton official website sa www.bagon.pagasa.doc.gov.ph pati na aton mga official social media accounts. Halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST. Ako si Jeff Patrick Makiling. Madamong gid nga salamat. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panunood. Ito si RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.